Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Frontal system ang nakakapekto sa extreme northern Luzon. Itong frontal system ay magbibigay ito ng pag-ulan at may nabubuo po dito mga thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglang busang ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Bukod dito, wala po tayo na mo-monitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, lalo na po sa Dagat Pasipiko. Dahil sa frontal system, sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Mag-ingat po ang ating mga bayan sa mga nabanggit na lugar dahil sa mga pag-ulan nito na magdudulot, maumari magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. At madalas po yan, yung mga bahagyang maulap ay sa umaga, kaya inaasahan po natin ang matatanaw o masisilayan po natin ang haring araw. Pero sa hapon o gabi, inaasahan po natin ang makulimlim o maulap na kalagitan. Ito sinyal sa po na magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil doon po nabubuo o sa mga time na po yun ay nabubuo ang isang thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng light to moderate at kuminsan may mga malakas na pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, mataas pa rin ang maximum temperature. Ngayong araw, inaasahan po natin na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Lawag, mataas pa rin ang temperatura, aabot ng 34 degrees Celsius. Dapat tayo sa Visayas at Mindanao. Fair weather po tayo sa Visayas at Mindanao. Pero dahil sa papalapit ng tag-ulan, inaasahan mataas ang tsansa na magkaroon ng mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm. Itong mga pag-ulan na mula sa localized thunderstorm ay light to moderate hanggang kumisan may mga malakas na pag-ulan. Sa Cebu, ang agwat ng temperatura ay 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Ngayong araw, wala po tayong gale warning. Kaya, safe naman pong pumalaot ng ating makubayan sa buong bansa. Konting pag-ingat lang po sa bandang Northern Luzon. Dahil ang kalagayan pong ating karagatan po doon ay katamtaman hanggang sa maalon. Sa ating extended weather outlook, sa susunod na tatlong araw, May 18 hanggang May 20. Sa Metro Manila ay patuloy na maging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may tsansa pa rin ng mga thunderstorm o mataas ng tsansa na magkaroon ng mga biglang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm sa hapon o gabi. Sa
susunod na tatlong araw sa Baguio City, maganda at maliwasa po ng maranasan sa mga araw nito. Huwag kalimutan magdala ng payong dahil sa hapon ng gabi may mga pag-ulan at dulot ng thunderstorm. Sa Legazpi City, sa umaga ay bahagyang maulap ang maranasan po natin, pero pagdating sa hapon at gabi may asahan ang mga makulim o asahan ang maulap ang papawirin o makulimlim dahil sa may mga pag-ulan na maranasan sa hapon ng gabi. Ito yung thunderstorm na magbibigay ng mga light to moderate to at times heavy rains. Sa Metro Cebu at sa Metro Davao, patuloy maging maganda at maliwas ang panahon sa mga araw na ito sa Metro Cebu at Metro Davao. Maliban lang po sa mga localized thunderstorm sa hapon ng gabi. Sunrise ay 5:28 ng umaga. Sunset ay 6:17 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.